Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mula po dito sa Rojas City, Capiz. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at ang pagninilay para sa araw na ito ng Miyerkules sa ikapito ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito po ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 20, verses 28 to 38. Chapter 20, verses 28 to 38. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubiling ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o panamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa ang tumanggap." Pagkasabi nito, lumod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat mula po dito sa Capiz, dito po sa Rojas City. Kami po mga pari na Archdiocese of Manila ay nagkaroon ng ganitong pagkakataon na magkaroon ng gathering, no, na tinatawag. At ito po ay taon-taon naman namin na ginagawa at sa pagkakataon ito ay dito namin ginawa kung saan ang galing po si ang aming pong bagong kardinal, si Jose Advincula. Tunay nga po, no, na sa ating unang pagbasa, medyo ramdam ko po ang mensahe ni San Pablo, no, sa kanya po mga nakasama, na talagang papalapit na ang paglisan o pag-alis ni San Pablo at kanyang tinatagubilinan, kinakausap ang kanya po mga nakasama din doon na mag-focus, no, focus sa kanilang misyon, sa dahilan kung bakit sila ang napiling mamuno o manguna sa simbahan na itinatag doon. Na talaga pong alam niyo po, no, kailangan lang talaga lagi may napapaalala, no, sa mga leader, sa mga itinatalaga, no, kasi sa simbahan po ang mga leader dapat ay malinaw sa kanila na hindi sila yung katulad ng mga leader sa gobyerno o sa lipunan. Iba po ang pamumuno sa simbahan na dapat maintindihan po, no, ng mga, sabihin natin, mga coordinator, president na organizations o mga ministries sa simbahan. Magkaiba po ang pamamaraan.
At dito sabi nga, focus tayo no sa mission. Ito yun yung magturo ng aral ng Panginoon no, ng poong Jesus Nazareno. At hindi yung nakakalungkot man, pero realidad, ang isa sa sumisira sa isang leader sa isang simbahan ay kapag ang kanyang pamumuno ay nahaluan ng usapin ng pera. No, yung kaya nga po kabilin-bilinan no namin lalo na dito sa Quiapo na huwag hahayaang pasukin ng issue ng pera ang bawat organisasyon dahil talagang ikakasira yan. No? Hindi kayo pumunta, hindi kayo pumasok para maglingkod sa simbahan para kumita o pagkakitaan ang Nazareno. Bagkos ay mas lalo pang inihiling na tayo ang magbigay. Bilang mga lingkod ng simbahan, mga tinawag ng Nazareno, tayo pa yung mas magbibigay. Maganda po yung sabi ni San Pablo, no? Mas masarap yung magbigay kesa yung tumanggap. No? Diba? Kasi talagang sa simbahan po, kapag natuto kang magtiwala, sa lahat ng naglilingkod po sa simbahan, kapag natuto kang magtiwala sa Diyos, no? Hindi ka talaga pababayaan. Pero sabi ko nga po, kailangan lang mag-focus kasi doon tayo nagkakasira-sira. No? Kapag pumasok ang usapin ng pera, mga solicitations, mga pangihingi, o yung, kahit yung pagtanggap, no? Yung tumatanggap ka ng pera, paunti-unti, sa umpisa okay lang, pero pag nakasanayan mo, ang paglilingkod, ang nagiging dahilan kung bakit ka naglilingkod ay para makapangolekta. Talagang kalaunan, ikakasira ng bawat organisasyon o ministry sa simbahan. Muli, no? Alalahanin natin ulit yung sinabi ni San Pablo, mas masarap ang nagbibigay kesa ang tumatanggap. So, tayo po ay mas kailangan magbigay, hindi man ang pera, pero magbigay ng oras, talento, at bahala na po ang Diyos na mag-provide para sa atin. So, muli po mula dito sa Capiz, dito po sa Rojas City, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat.